At tahanan ng mga nilalang na advance ang teknolohiya kaysa sa atin. Ito ang tinatawag na Biringan City. Ang kahulugan ng Biringan ay the Black City o the Invisible City. Sinasabing ang lugar na ito ay nasa probinsya ng Samar. Ang mga nakatira daw doon ay mga engkanto. Mayroon di umanong grupo ng mga manlalakbay sa dagat ang nakakita ng napakaraming ilaw ng isang syudad. Napakataas raw ng mga gusali doon at malayo na ang kanilang naabot sa teknolohiya kung ikukumpara sa atin. Ayon sa mga alamat ng kalapit na lugar, ang Biringan di umano ay ang lugar kung saan dinadala ang mga taong nawawala na lang ng bigla. Hindi raw ito mahahanap sapagkat kusa itong nagpapakita sa mga taong karapat-dapat. Sa part 2 ng videong ito ay ipapakita mo ang mga sikretong video footage ng iba pang mga lagusan papunta sa Agarta. Ang mga video footage na aking pinapakita ay hindi mo makikita sa kahit anong website o social media platform sa internet. Dito mo lamang mapapanood ang mga kakaibang video na ito sa channel na Extraordinaryo. Patikim pa lamang ang mga pinapakita kong videos na ito. Ang nag-shooting kami doon kasi kay Direk Chitoronio yun, siya yung director nun sa Biringan Island. Ano yun yung signal rock kay ano, ang bida namin nun si Christian Papi. Christian Papi ba yun? So, nag-stay kami doon sa ano, sa island na yun, mga 10 days siguro yun, ganun, sa movie yun. Tapos, walang hotel doon. Nakatira lang kami sa mga bahay-bahay. Tapos, ano, kami sa isang kwarto. Ang kasama ko ng tatlo sa isang kwarto. Tapos, sa taas si Christian, Fabi. Tapos, yung iba kalat-kalat na. So, wala kami idea kung ano yung Biring Island. Tapos, iba yung pakiramdam ko sa kwarto ko. Talagang malakas yung pakiramdam ko eh. Bawat parang pag naliligo ako, parang may tao. Pag pumikit ako, parang may nakatingin sa akin. Sabi, kaya takot akong pumikit kasi na nakikita ko siya na parang may tao sa likod ko. Tapos, takot ako mag-isa sa kwarto kasi parang, ano eh, parang may something eh. Parang ang dami nila nakatingin sa akin. So, wala lang yan. Inisip ko lang na naibago lang ako sa lugar. Tapos, mayroon akong ka-roommate na may, ano siya, may third eye. Kasi nga, nagkikwentuhan kami doon sa habang kumakain kami, yung mga artista pag break time, nagkikwentuhan kami. Sabi ko, hey, lumayo-layo ka sa akin. Kasi, baka naman, ano, baka naman madamay ako sa iyo. Sabi niya, hindi naman, ang ano yan, kasi nakikita namin yan kung saan-saan. Kahit niya nagkikwentuhan tayo dito, eh, meron kami makikita eh. Kasi, hindi namin yan sadya. Ayaw nga namin na ganyan kami. Kasi, kami nai-iskuro ko kami. Ganun ba? Siya, kahit saan, meron kami nakikita. Ano? So, pag umuwi kami sa room namin, sa bahay namin, problema ako kasi hindi kami sabay-sabay dahil paiba-iba kami ng schedule. Eh. So, pag wala akong choice, gabi na, kailangan ko na umuwi, wala na akong shoot. Wala akong choice, uuwi na. So, ang ano namin, yung kwarto namin, bukas yun, ayaw ko sa ilang kasi ako lang mag-isa, hindi pa sila tumating yung mga roommate ko. Tapos, ang ano pa dun, ang kuryente pa dun, ano yung rasyon? So, minsan walang kuryente. So, isang gabi na ano, hindi ako makatulog. Sabi ko, bakit kaya hindi ako makatulog din? Sabi ko, sige naman, ano, antay ko na lang maumaga kasi hindi talaga ako makatulog eh. So, nung lumiwanag na, sabi ko, ay salamat, ano na, mayroon nang nagbukas na ilaw sa kapitbahay namin. So, nakikita ko na yung kurtina na lumilipad-lipad sa kurtina ng kapitbahay namin, tapos maliwanag, tapos nagluluto sila, maingay. Sabi ko, ay salamat. Di bumangon na ako, di sabi ng roommate ko na full time agad daw, full time niya, may maligo daw siya una. Sabi ko, sige, maligo ka na kasi ikaw naman mauna. So yun, ikaw na, yun na yun. Ngayon, ako na lang mag-isa sa room kasi umalis na sila. Papunta na ako maligo. Ang di dumaan ako doon sa parang akala kong, yung parang may kapitbahay kami doon. Eh, wala nang ilaw, wala na, madilim na ulit yung kwarto namin. So, chinik kasi puro kurtina yung ano namin, yung room. Chinik ko yung kurtina, pag ganun po. Kurtina, wala pala kaming pintana. Kurtina pala lahat yun na puro simento. Ang room pala namin, na-realize ko lang, puro simento, solid simento siya. Ang bukas namin, yung ano lang, yung pinto. Sabi ko, bukang inaakala ko, may mga kapitbahay kami dyan na nagluluto na narinig namin, tapos na may ano na nag-open sila ng ilaw kaya nakikita ko yung liwanag sa labas. Putang ina, kapa ako, putang ina, puro simento. Tapos mapunta ako sa CR,
nagkukus na, lalo ko natakot. Sabi ko, hala, ano yung nakita ko kanina na may kutina, may mga tao na nagluluto-luto. Tapos, ang liwanag ng ilaw nila kasi, alam mo yung bahay, nakikita mo buong loob ng bahay na maliwanag. Tangi na, paano ko malipol dito? Wala pala kami kapitbahay, simento pala itong dingding namin. Nagmamadali ako maliko. Yun ang parang, Diyos ko, ayoko na magsabon. Gusto ko nang lumabas sa kwarto. Tapos kinakabahan ako, nagbibihis ako. Hindi ko pinakita na natataranta ako kasi baka lalo nila akong takutin o whatever. Kasi parang may tao talaga sa room namin. So pag ano na, paglabas na, dahan-dahan akong bumaba. Tapos pumunta na ako doon sa kainan namin. Tapos nag-iisip ako kung bakit ano nangyari sa akin. Bakit may nakita ako na ganun, wala pala kami kapitbahay. Di ngayon, syempre break time namin, nagkainan na kami. Kinausap ko yung kasama ko artista na, sabi ko, bakit ganun? Kanina umaga, pagising ko, may nakita akong bahay sa sa room natin na sobrang maliwanag, tapos nagluluto sila. Lumaki ang mata niya, sabi niya, tangi na, alam mo pala yun? Sabi ko, oo, bakit? Tangi na, nakita ko rin yun. Kami pa ng dalawa, nakita namin yun na may nagluluto-luto nga, maingay ng mga tao dun. Tapos hindi daw niya ako sinabihan, baka daw ako matakot. Kasi nga may third eye siya eh, alam na niya yun eh, sabi ko, putang ina, bakit hindi mo ako kinalabit man lang? Sabi, ay kung kakalabitin kita, yung mahalata na baka lalong anuhin tayo. Sabi, ganun ba yun? Sabi niya, kaya nung paglingon ko sa'yo, kasi dito kasi ako sa side, pag ganun, dito nakita niya, gumanon daw siya, tapos tumalukong siya sa kumot niya. Sabi ko, kaya pala nakita kita na tumalukong sa yun. Sabi ko, oh my God, yun yung talaga na experience ko na tinatutago ko lang na kabilang dalawa nakakaalam. Kasi parang ayoko kasi siyang ikwento. Like ngayon, parang ang hirap kasi paniwalaan dahil nagkakatanga na. Parang ano, kasi hindi lahat ng tao maniniwala sa'yo. Kaya sarili mo na lang. Kaya ko lang naman na-open up to. Kasi nung nakita ko sa YouTube na... nakita ko sa TikTok, pumunta ako sa YouTube. Chinek ko, tinignan ko lahat ng video niya. Kung yung kasi part 1, part 2 ang sa TikTok kasi hindi buo. So pinuntahan ko siya yung extraordinaryong channel. Oo. Kasi na yan nandito sa ginamit ko lang yung ibig sabihin na ginamit ko lang yung phone. Si extraordinaryo na channel, nakita niya na rin. Nandun yung documentary kasi yun, yung mga sinasabi niya. So yung part na yun na peri, yun yung hinahanap ko, na yung Agarta. Sabi ko, oh my God. Sabi ko, akala ko, way back 2017, 18, before mag-pandemic yun eh. So wala akong pinintuhan nun. Sinarili ko na lang yun dahil inisip ko, paano nila ko paniniwalaan ito? Kung ikwento ko, wag na lang ako. Sabi ko, hayaan mo na. So kami lang dalawa nakakaalam nun. So ngayon, nung nasabi na mayroon daw talagang, ang tawag daw doon sa kanila, Encanto, mayroon daw syudad, talaga yan na ano. Kaya sabi ko, naisip ko, ano yung nakita kong bahay? Na ang liwanag, nakagano na, dilat na tuwantuwa ako. Kaya ako bumangon kasi tuwantuwa ako na may araw na, umaga na, may kapit ng... Nagisingan na yung mga kapitbahay natin at gisingin ako matakot dahil may mga kapitbahay gising na. Kaya ako bumangon. Full time. Oo, maingay. Hindi mo lang maintindihan yung mga sinasabi. Nananaginip ba o talagang dilat? Dilat kaming dalawa eh. Bumangon na nga siya kasi maliligo na. Sabi ko, sige, mauna ka na. Kasi hindi na ako takot kasi may kapitbahay kami. Tapos, nung naligo na siya, so... nag-relax na ako sa kwarto, nag-antay ako sa kanya. So, madilim na ulit, wala na ako nakikita. Natuwa lang ako na may mga kapitbahay na nagising. Doon lang ako kinabahan nung pagkapa ako sa dingding na putang ina, akala ko may bintana kami, kaya tumagos yung ilaw. Yun pala, dingding pala yung buo. Madaling araw yun. Mga early na siguro, mga 5, ganun. Mga 5-6, parang palabas na yung araw. Kaya yun ako naniniwala dahil may call time kami, nag-alarm kami. Eh sabi ko, tangi na. So hindi. Ang pinintuhan ko lang, yung siya lang, tapos nagkaintindihan kami na nakita din daw niya. Kung hindi niya nakita, siguro kalimutan ko na lang yun. Pero dalawa kami eh.
eh may third eye siya eh, bago nangyari yun, nagkwento na sila eh na ano, nahihirapan daw sila pag may third eye dahil hindi nila sadya, parati na lang daw silang nakakita ng kung ano-ano, kasi hindi na lang daw sila magre-react para ano, tinman na lang daw kasi yung mga kausap daw nila matatakot pag sinabi nila uy may ano kasama tayo dito. Oo, tapos, di ba may mga kwento-kwento, i-play ko mamaya yung ano, pero totoo yun, madami mga sala. Ako din, ano, nanonood ako ng documentary, maraming ganyan. Tapos sinesearch ka din siya. Ang ano ko lang naman, na kung hindi ko siya na-experience, magdadala ang isip ako na yung agarta-agarta. Kaso lang, ano yung nakita ko? Na, ikaw mismo nakita ko? Oo, na, bakit may ibang nilalang, parang inisip ko sa ngayon ha, nag-isip na ako nung kahapon nasa gym ako eh. Isip ako, siguro tayo, ibang nilalang din tayo sa, para sa kanila. Takot din sila sa atin. Parang tayo, tatawagin siguro parang nila tayong ikanto din. Parang yung, parang yung sinasabi nila na, kung dito sa atin, underwater, meron pa talaga marami. Kasi, natakot din sila sa atin. Oo, parang di ba, hindi naman tayo matay yung kwento ng mermaid. Hindi natin alam, mayroon talagang, kasi di ba. Wala namang panggagalingan yan kung wala basis eh. Tsaka yung, di ba may mga unexplained na, ano na mga creatures na, kunwari, di ba yung mga ancestors natin, may mga nahukay na kung ano-ano. Yeah. Ano yan, saan galing yan? Di ba yung mga kapabalagan na nakikita sa satellite, sa mga, saan galing itong mga to? Bakit may ganito? Like yung mga bungo na mga higante, mga skeleton na mga higante. Tapos paano ginawa yung ganitong, like nyo sa Egypt, hindi nga, yung pyramid, hindi nga hanggang ngayon, hindi nga alam paano ginawa yan. So may mga, kasi nanonood din ako ng mga, ano, sa geographic na mga, ano natin, mga history na, oo nga, no? Pero hindi tayo mga 100% dahil wala tayo doon, wala tayo din natin. Pero isipin lang din natin, paano, parang gano'n. Paano nung araw, posible naman na yung araw makakagano'n si Bento nila, no? Pero doon talaga ako na, ano, na yung mga kwento-kwento na inkanto. So, tayo, pag mayroon tayong naririnig na may nagkwento na gano'n, parang dead man natin dahil hindi tayo, ano, wala tayo doon, no? Hindi natin nakikita eh. Kaya dead man lang. Pero, bakit sa dami-dami kwento na gano'n, no? Hindi na matay-matay. Hindi lang sa Pilipinas, ha? Sa ibang bansa rin, may mga experiences sila na gano'n-gano'n kapabalagan na nangyari sa kanila. Kasi ako lang naman na kwento ko lang dahil nga doon sa YouTube. Na ano, hindi ko lang ma-play dahil nagamit ko. Kasi sinave ko siya eh sa phone ko. Biri Island talaga. Oh my God. Yung Biri Island. I-search natin yung Biri Island. Totoo yun. Ang dami nakakita ng taga-island. Tapos pagpakwento kami doon sa taga-isla na yun, ano, hindi na lang sila, hindi bago sa kanila. Dahil sabi niya, ano, normal na lang sa kanila. Alam nila eh. Yung lugar nila eh. Pag may mga dayo doon, tapos may mga kwento na ganun, ano yun alam nila na, ay, ano na dito, normal sa amin yan dito, marami na rin kami. Ano, pero baka dun sa area talaga nila, andun din yung mga ibang lugar, pero parang alam mo yun, madam, yung sa mga pelikula na minsan, may mga wall lang, maalala mo yung, pinapanood mo yung The King, ni sino bang bida sa The King? Basta Korean siya, na may ibang dimension talaga, dito, o ibang-ibang tao. Parang magkaibang ano sila talaga. Parang yung sa Sikihor, hindi yun na-explain. Kung bakit sa Sikihor lang. Bakit may underwater ano. Oo, tsaka bakit ang lugar lang nila ang mayroong mga gamot. Diba may sa mga nila. Tama to. Oo, kasi kahit sa mga sa ibang bansa, pumupunta sa Sikihor para lang magpagamot. Tapos yun lang yung tawag nito. Yung lugar na yun, doon lang matatagpuan yung gamot na kahit sa ang science, hindi nila ma-explain kung bakit doon lang tumutubo. At doon lang nila makikita tong gamot na to sa Sikihor. Di ba hindi nila ma-explain yan? Kung bakit doon sa buong mundo, bakit doon lang. So may mga island talaga tayo na island din nila yun. Doon sila nakatira. Feeling ko nga ganun. Oo. Na hindi natin sila nakikita kasi
kasi naka-wall lang talaga sila na hindi tayo makapasok-pasok doon. Pero may mga chance siguro na nagbubukas talaga siya na doon sa mga taong nakakakita talaga. At saka sa video, sinabi doon na magpapakita lang sila sa taong karapat-dapat. Nakalag-naka-ano doon. Sabi ko, kasi di ba pag may third eye ka, ang nakikita nila mga ghosts. Pero yung mga ikanto na yung kabilang mundo, pili lang daw yung makakita nun kung sino yung gusto nilang pakitaan. Pero hindi, ako malakas yung pakiramdam ko, pero never ako nakakita. Kasi yung mata ko parang kahit gano'n ko, paliw ba ako lang nag-imagine ako? Okay lang sana kung ako lang eh. Ilokaloka nitong katabi ko na nakita niya, hindi naman lang niya ako kinalabit. Dahil bigla nagtalukpong ng kumot. Oo. Nung lumaki yung mata niya, nung pinento ko. Kasi nga, ang kampanti siya na normal sa kanya dahil may third eye siya. Nagulat siya na nakita ko. Wala naman akong third eye. Never ako naka-witness na mga ganyan. Yan lang yung kwento ko na about sa mga ibang mundo. Kasi ako, hindi man ako 100% na nagtitiwala, pero ang sa akin lang yung respeto na lang na wala namang mawawala. Oo, na baka hindi lang tayo ang nakatira sa mundo. Pero totoo, ako naniniwala din ako sa ganun. Ako honestly, 100%. Naniniwala ako sa ganun na hindi lang naman tayo. Meron siguro ibang creatures na nasa mundo na hindi lang na iba lang din sa atin. Oo. Although nasa Bible naman na tayo lang yung God created man and woman. Pero baka hindi may nauna pa sa atin. Baka may nauna pa sa atin. Na something. Kasi tinan mo yung mga flying saucer. Dami ng mga ebidensya. Mga spaceships. Oo, saan galing yan? Although tinatago lang yan ng gobyerno dahil ayaw lang nila magkakagulo yung mga tao. Kasi na tayo, yung alam mo yung hindi na tayo makokontrol eh. Lalo na ngayon na napaka-high-tech na natin na every single moves, may makikita ka na. Tapos nabibidyuhan. Oo, tapos nagiging deeper na yung Pero yung mga unexplained na pangyayari, hindi mo ma-explain talaga kung saan galing yung, di ba may parang mayroong lagusan mayroong nakarating dito sa atin na may passport na siya na sa Japan yun, di ba? Yung galing daw siyang Agarta, tapos ba ang passport niya iba? Korea. Sa Korea yun? Sa Japan. Korea yun? Korea. Narinig ko rin yun. Korea po yun? Oo. Na iba yung passport niya na nagagam na ano? Oo. Kaya nagtataka sila kung saan siya galing. Anong lugar. Kaya basta yung dilat talaga ako nung nakita ko. Kaya ako bumangon. Kasi nga, may maliwanag na. Na meron. Hindi na ako takot dahil maliwanag na. Wali ka na, mag-ano na tayo. Kasi control time na. Yun na yun. Tapos inantay ko siya habang naliligo. Kasi yung kampante na ako. Pero 10 days na shooting nun. Tapos nandun ka na text mo. O, wala ka mang choice. Kasi yun eh. Hindi ka naman makauwi. Pero nauna ako umuwi sa kanila dahil tapos na ako nun. Bangka lang. Grabe yung tawid namin. Ang alon. Ay, sus. Grabe yung alon sa Biri. Talagang mayroon. Yung Biri Island, yun yung mayroong lumubog. Na yung may santo doon na dadaanan sa laot. Tapos lumubog daw yun. Tapos simbahan ata simbahan yun. Simbahan po. Tapos yun na lang yung natira. Mga simbahan, simenteryo. Oo, yun na lang natira. Parang lugar yan. Baka sila yan, no? Baka nga. Basta mayroon talaga doon. Nag-video pa nga ako noon eh. Na parang halos lamunin na kami ng ano-ano. Tapos nakita namin yung santo, binidyo ko pa nga, yun dulo daw ng yung simbahan. Lalim ng simbahan daw. Kaya siguro ganun nangyari. Baka nga may, nila yan. Baka nga may underwater creatures talaga. Oo, kasi mga mangingisda daw dyan sa gabi, makakita daw ng high-tech daw na ciudad. Uh-huh. Pero hindi lahat nakakita, yung pili lang din nakakita. So, kuninto lang din niya. Siyempre, kung kwento, hindi man lahat naniniwala. Pero ang ng kwento niya, malat na yun. Parang nagiging yung kwentong bayan, yung kalat-kalat na kwento na yun. May nakikita, isang ganun. Yun.
Anyway, yun, kaya lang na-open ko at saka na-upload ko to sa, ano, sa TikTok. At least, makapanood nito yung iba na experience din nila, nakakita din na parang ibang dimension na mga tao to. Hindi ko lang maninag yung mga itsura nila. Basta tao ang tingin sa kanila. Tapos ang kurtina pa noon, ha, gumaganon-ganon, no, mahangin. Flowering-flowering pa nga yung kurtina nila at saka yung bahay nila, yung normal bahay sa probinsya. Ganyan ang itsura, hindi siya mansion. Bahay lang sa probinsya. Tapos maingay din sila na nagluluto doon. Hindi ko lang alam kung ang oras nila is oras din natin. Kasi, for sure, hindi. Kasi ano, kasi maliwanag. Tapos, ano, parang pag nakatayo ka na, nawawala lang sila. Kaya siguro dumilim yung kwarto ko ulit. Dahil bumangon na kami, nagayak na kami, parang naligo na yung isa kasama namin. Eh, nung nakahiga pa kasi kami, doon yung lumabas yung liwanag. Akala, tulog kami. Akala, ano, wala pa yung tao, tulog pa. Eh, sino ba makakatulog ng ganyan yung tsura na parati kang nag-goosebump sa kwarto mo. Hindi ka talaga makatulog. Takot eh. Baka ako. Pag ako kasi yung pag natutulog mo, bigla ako mag-ano yung anong tawag yung pamungot? Pinapamungot ako eh. Kaya takot ako matulog. Ayun. Ayun na lang guys. Pag sino makarelate sa kwento ko, baka for sure may naka-experience din na nakakita ng ganun. Huwag kayo mag-alala kasi marami-rami din siguro tayong naka-experience ng ganun. Pero hindi naman natin pinopromote na totoo ang sa akin lang, respeto lang tayo. Na talagang mayroon sigurong ibang mundo na kalaki-laki naman ng earth. May nauna sa atin at may ibang tao dito sa atin. Wala natin gusto sinipever na makakita tayo ng ganun. Ano na lang, respeto na lang na adyan lang siya.